pag-usapan yan yung trigger finger. Oo, kasi ang dami. Naalala niyo, meron tayong isang viewer na tinanong yan yung palaging naglalock yung daliri niya. Tapos yes, sabi ko, pwedeng injectionan. Tapos dito natin in-injectionan yung daliri. Ah. 2 weeks later, he came back, wala na yung pag-lock. So, yun yung tawag dyan, trigger finger. Kung, alam mo, pag tiklop mo ng daliri, may sumasabit na iiwan yung isa. No? It can affect any of your fingers. Hindi naman hawahan yan. Ang very common question is, Dok, naghahawahan ba? Kasi yung noon, itong daliri, ngayon, itong daliri. Hindi naman naghahawahan yan. Talagang nangyayari lang. Does it come with age talaga kapag tumatanda? Not necessarily. I see it kung yung bata. Hindi, iba yan, si Tart. Pinky finger. Kasi sa akin ganyan, no? Nahihirapan ka. Hindi yan. Pero yung nerves ba yan? Ano siya, yung tendon, yan, no? Maganda yung nakikita natin sa screen ngayon. So, yung tendon natin, na iip na sumasabit siya, pwede ba ako lumapit? Sige, teacher. Teacher. Para makita nila yung napakaganda mong dress. Kakainis na. Ay, si ano to? Si Angela may-ari nito. Iniram ko lang. So, ayan yung tendon natin. Siya yung nagtitiklop diretso ng daliri. Kaya sinasabi, bent finger. Nangyayari, yung tendon, di kumaabot. Dapat may pointer ako. So, yan. May pamamaraan na mo pala. Thank you. So, ito, namamaga po siya. Ang tendon na to, kasi para pagtiklupin diretso yung daliri, dumadaan siya sa ilalim ng mga several pulleys or it glides under pulleys. So, yung pinakadulo nyon, tinatawag natin A1 pulley. Pag namaga yung tendon, dun siya sumasabit. So, pagtiklop ng daliri natin, uurong tong maga dito, hindi na siya sisikip, hindi na niya maidiretso. So, yun yung purpose ng injection para matanggal yung swelling ng finger. But, not necessarily injection ka agad. Pwedeng itry natin na. Dito ako magka-stiff neck, kaiba na namang problema yan. So, hindi lahat kailangan iniksyonan. Pwedeng subukan mo muna uminom ng gamot pang tagal ng pamamaga. Tapos, kung paulit-ulit, then yung option of surgery is also there. Sino ang at risk na magkaroon? Athletes? Yung question ninyo ni Rina, they're almost related, no? It's not necessarily age, no? Pero it's more, patients at risk would be patients who have, it seems like those with hormonal changes. So, nakikita natin yan sa patients na bagong panganak, nagbe-menopause. Those with diabetes and thyroid problems, sila yung very commonly associated with that one. But not necessarily kung may diabetes ka, magkakaganito ka, or pag may ganito ka, may diabetes ka. We don't have a direct correlation. We just see that they're more commonly involved. Mm-mm. Tapos, it's a repetitive motion injury. So, ibig sabihin, when you do repetitive activities, and you cannot avoid that, let's say you're typing, you know, you're gripping objects, yung mga nagmo-motor. Well, exercise is physically, you can do grip strengthening. But, ang ano dyan, mas important yung mga heating modalities, yung paraffin wax bath, yung mga hot packs. Para does it help pag ganun? Kasi si mama meron siya nagpa-paraffin. It helps. It helps. Ako, I tell my patients, if they want to try physiotherapy, they can do so. But of course, sometimes not 100% will improve, no? Or kaya nagiging recurrent yung condition. So if that is the case, then we talk about doing an injection. Or let's say patients already have locking that they have to manually open it, then that one I would suggest you do an injection so that it's relieved faster. May mga nagsasabi na kaya doon nagkakaganyan dahil nagpapasma. Pero di ba wala namang clinical study about it? So yan parang ganyan. Ako when after I gave birth, I woke up one morning, all my fingers were locked. Kasi I guess very nag-inflame yung tendons ko kasi nung ano na yun, nagkarga mo yung bata, nagpapadede ka, tapos marami kang activity. So, nag-lock yung fingers ko, takot ko, sabi ng asawa ko, para kang di doktor. Doktor nga pala. Napahalik ako, buksan niya. Isa-isa. May question ako, ang weather ba, nakaka-apekto siya sa kasi di ba sabi ng pagmalamig? Hindi sa trigger finger. Hindi. But some patients would complain na masakit yung joints during cold temperatures. So that's different. It's different. But to dispel rumors, Doc, a trigger finger can happen to any of the fingers. Kasi may mga yung mga old tales na mga ano, di ba, Any. Pero more specific ba, are there specific fingers that commonly happens?
low. Pare-pareho lang. Pati yung thumb, ha? Pero yung thumb often mo rin nakikita. Pero kadalasan nakikita ko talaga to sa radial digits, eh. So how will they know the difference between a trigger finger or a bout of, let's say, arthritis on a joint? So usually there's tenderness. You see that one again where they have that, ano, earlier I pointed out the swelling, no? So usually here, that's what you call the metacarpal head. There's usually tenderness there. That's for in contrast for a trigger finger. In contrast to arthritis, it's the joints itself, the smaller joints. No? Tapos pero wala base. Particular hour of the day na no, wala lang, hindi happen, sa umaga, hindi sa... It can happen anytime. Kasi importante, lalo yung mga umaattend ka ng mga meeting di avance, mga political rallies, bigla kasi, di ba, ang umaattend ka. Bigla nakagano yung kamay mong ganyan. Eh, dapat pala nakagano. Eh, di ganyan, di gulay ka ngayon doon. Gagano mo na lang. Pero ano yung pwedeng, ano, worst na mangyari kung hindi mo na-address to properly, ang trigger finger? If, let's say, it progresses to a point na naglalock siya na hindi mo na siya talagang maibalik. No? So that means, ako na yun, I will have to come in, I have to put local anesthesia so that I can reduce it. Para lumusot ulit yung nodule na yan dun sa pulley. No? Tapos kung ganun ang condition, then ideally you do surgery for that one. And for patients, let's say, it doesn't get to that point that it completely locks, but let's say matagal na, years na, may mga patients in years na nagla-lock bago dumating, no? Ang sinasabi ko, pag natanggal na yung ipit, minsan meron silang residual joint pain kasi parang nag-arthritis yung joints. Kasi nga, hindi smooth yung pag-glide or movement ng tendon natin. Kaya merong pain sa joints natin. So you're saying also, Doc, kasi sinabi mo nga na hindi naman siya because of age, di ba? Hormonal imbalance. Not imbalance, basta hormonal siya. Pwede rin... We see it in diabetes, thyroid problems, patients who just gave birth. And if you look at all these three, they have some hormone changes, but it's not in literature that it's because of hormonal imbalance. Pero meron ka din bang incident na may batang nagganyan? Ah, there's a congenital trigger thumb. Ah. So, babies who are born with the clasp, para siyang nakatiklop. Mm-hmm. So, I remember I have seen one case like that. And usually kasi it's the hand surgeons who would do it already, but... He was, I think, about a year old. Wow. Tapos same thing naman, same as the surgery you would do for the adults. You just release it. Early signs. For usually pain and tenderness over the metacarpal heads. So those are the early signs we have to watch out for. Yes. Yung ba yung ano, or is it different? You sabi, oy, may carpal tunnel syndrome ka. That's totally different. Yeah. You said early, may tenderness, diba? Yeah, may tenderness pain? Dito. Pain. With pain. But is it continual pain or on and off, on and off? Pwedeng on and off siya. Tapos nagiging tuloy-tuloy. And then mas frequent yan. So while it's not frequent pain na tuloy-tuloy, rest it and have it checked na kaagad. Yes. Wala bawal na pagkain? Wala po. Panis lang ang bawal. Hindi naman sinasabi na ito. Yan ang doktor. Walang bawal. Gustong-gusto naman. Okay. Meron pa kayong tanong? Wala naman. Yun lang. Ganyan, okay. Wala bang ganon? Wala bang trigger toe? Wala naman. Pag meron ka nun, ikaw ang unang pasyente ko na trigger ganyan. Trigger toes. Iniksyonan talaga. May kilala ako ng trigger toe eh. Oo nga, paano pa yung toes? Hindi naman ginagano. May kilala ako ng trigger toe, ganon eh. Ang haba naman ng toes. Basta pwede mo pa rin ganon. Okay, dadamputin ng chinelas, gano'n, hindi pa shake hands, yung pa, di ba? Okay. So, yun, basically, meron pa ba kaming dapat na malaman about so, trigger finger? So, halimbawa, maganda yung question ni Jeg. Siguro, yung kung meron tayong mga naramdaman sa kamay, pahinga, you can put warm packs for it, no? If you can see your doctor right away, then see your doctor right away. So, yun yung pinaka-parang first aid na ng warm packs. Rest first, warm packs. If you need to take anti-inflammatories for pain, then take anti-inflammatories for pain. Wala ka namang, alam mo, nagkaroon ka ng ganon, yung sa trigger finger na yan, walang counterpart na parang may makikita kang other indication sa ibang part ng katawan. Wala naman. Talagang purely. Walang lipat-lipat. Purely. Kaya nga yung... I had to clarify, it's not because of the horn, but we do see it in patients with these things, no?
Tapos, but not necessarily because of those disease entities. Kaya I cannot say that generalization. Kasi it can happen to anybody. Yun. Okay. Thank you so much. Thank you. Love people.